Hi guys, ito na po yung itsura ng tuhod po ngayon kasi today natapos na yung ating aspiration or yung pagkuha ng fluid dun sa bukol ko sa tuhod. Medyo painful pa rin siya guys. So please watch the full video and thank you for watching guys. Hi guys, good morning. Good morning. Time check 10:35 pa lang dito sa Dubai. Today is my off but may schedule tayo sa hospital. Kasi today is the day na naka-schedule tayo para tanggalin yung bukol natin sa tuhod. So, kung napanood nyo ito, yung last video ko about sa checkup ko, ito yan. And then, ito na yung karugtong. So, i-update ko kayo mamaya and wish me a good luck for this day. And yun nga, nakaligo na ako. Inaantay ko na lang yung asawa ko. Then, 12:30 yung schedule ko sa hospital. And medyo masakit yung ulo ko kasi masakit yung ngipin ko din. But mas medyo okay na kasi nag-take naman ako ng medicine kagabi. So, yun guys. Update ko kayo mamaya ha. So, ingat kayo and stay tuned. Dito na kami sa hospital. Akit muna kami. Hey guys! Welcome back! So, yun na nga. Ito na yung karugtong ng intro natin. So, i-update ko na agad kayo. Hindi ko na patatagalin. Kasi guys, ayun na. Nung unang part 1 ng video regarding sa check-up ko sa mga nakapanood, so nasabi ko na naman sa inyo doon kung tungkol saan yung ipacha-check ko. Then, last November 8, yun yung pangalawang beses kong pag-follow up sa hospital. Then, nung pumunta ako doon is ang procedure na ginawa ng orthopedic sa akin ay kinapaka pa yung bukol. Then, sinabi niya naman talaga that time na hindi naman siya talagang critical matter or hindi siya serious matter. Then, he advised me to undergo ultrasound. Yun. So, nag-antay na naman ako ng approval ng insurance ko. Then, ilang beses nilang denied as usual. But still, thankful ako, in-approve nila. So, ayun guys, nag-ultrasound ako nung November 8. Then, sabi nung doktor, eto, nandan yung ultrasound section area.
Then, after ng 5 to 10 minutes na pag-ultrasound sa akin ni Doc, binigyan niya lang ako ng papel. Papel, handwritten yon kung ano yung naging result sa aking mahiwagang x-ray. Then, isa-shortcut ko na lang yung pinaka-nakasulat doon. Ang nakita ni Doc is bursitis. Bursitis ang tawag. And sabi ni Doc, ang bursitis naman ay hindi nga siya ganun din kaseryosong sitwasyon or hindi siya ganun kakritikal. Kasi diba, lahat ng bukol, sometimes we can call it like cyst. Then, pag naisip natin cyst, cancerous or hindi siya cancerous, which mag-a-undergo ka pa dapat ng biopsy kung kailangan yun i-test. And for me, I'm so thankful kasi guys, hindi siya kailangan i-biopsy. Ang kailangan nga lang, ang sabi ng doctor sa akin noong nag-ultrasound is something inside na medyo fluid lang sa aking tuhod. Then, after ng ultrasound ko, I go up again to the second floor to meet my orthopedic doctor. Then, he explained me more about dun sa gagawing procedure or process how we will remove the one that we have in my knees. So, kita nyo naman, ito yung pinakabukol niya before, diba? Then, today, napunta na kami nga sa mahiwagang ospital. 12:30 ako ay na-schedule for the appointment para tanggalin yung ating fluid sa tuhod. Then, guys, at least naman, pinayagan yung asawa ko pumasok kasi natapos siya or ginanap lang siya sa mismong doctor's room. Hindi na kailangan sa ER or any kind of operation room. So, takot na takot talaga ako actually, guys. Niloloko ako ng asawa ko na para daw akong baliw, parang tanga. Natatakot kasi ako, sa totoo lang, mahina yung pain tolerance ko. Kasi way back nung nanganak ako nung CS ako, grabe, yung pagtitiis ko. So, nakikita nyo naman ngayon na pangibit-ngibit ako kasi nga, kakatapos ko lang sa hospital at kinuntinyo ko ba yung pagbablog ngayon. So, eto na nga, huwag na natin masyadong patagalin. Kanina, ayun na, pumasok na kami sa doctor room, sa orthopedic, kay Mr. Davad. Thank you so much kasi Indian siya and then napaka-ano niya, generous. And then sabi ko sa kanya, Doc, masakit ba yan? Doc, ganito ganyan. And then nananervous talaga ako, nanlalamig ako actually. Kasi nga, pag inusap ang injection, medyo dalang-dala ako. Parang, ewan ko, basta natatakot ako guys. Then yun, nahiga na ako dun sa room ni Doc. Then, nilagyan niya ako ng local anesthesia. So, pag tusok pa lang niya ng local anesthesia, medyo mahapde, syempre. Then, hanggang sa mawalan ako ng pakiramdam dito sa may tuhod ko, sa left side. Then, after that, may panyo ako, yung panyo ng asawa ko, kagat-kagat ko siya, and then, yung ibabaw, parang itinakot ko sa mata ko. Kasi ayoko makita, natatakot talaga ako, especially, nakabend yung tuhod ko. So, if I will not close my eyes either, makikita ko kung ano yung gagawin ni Doc. Baka mahimatay talaga ako, guys. Kaya ginawa ko, may kagat-kagat akong panyo, then tinataklubang ko yung mata ko, kasi ayoko makita yung dugo, or kung paano niya inject yung needle sa tuhod ko. And then, okay, wala na ako naramdaman hanggang sa meron na palang na-inject si Doc. Hanggang sa tinatanong ako ng nurse na kabayan, okay ka lang te, wala ka nararamdaman. Sabi ko, okay naman po. Hala, bakit ba nung pangalawang tusok, parang ramdam na ramdam ko, parang, alam mo yun, naramdaman ko talaga na parang sabot to. Na parang kahit may local anesthesia, naramdaman ko, napasigaw talaga ako guys. Talagang sabi ko kay ate, okay na ba yan Doc? Ate, tama na kaya yan? Tapos natatawa siya. Kasi nga, gusto ko na siya i-stop kung tutuusin. Kasi nga parang, yung pagkaramdam ko ng sakit, parang natakot ako hanggang sa parang pinagpapawisan na ako. Ramdam na ramdam ko na parang, bukod sa ninervyos ako, natuwid yung kanang paa ko. Tapos, alam mo yung parang nakakross na ganito yung mga finger sa baba? Kasi nga, ninenervyos ako. Tsaka parang, nasaktan talaga ako doon sa pangalawang tusok. Then, Diyos ko, sabi nila, ganun ang ganun si Doc eh, sa tuhod ko. Hindi daw niya makuha, hindi niya daw ma-perform ng maayos or hindi niya mahigop ng maayos yung fluid doon sa tuhod ko. So, sabi ko, Doc, matagal pa or, sabi ko sa kanya,
o hindi na makuha, tama na. Ginaganon ko na talaga kasi, alam nyo guys, labas-masok ko yung needle. Yung hinihigop eh, injection siya, aspiration, sinerge ko pa siya bago ako mag-undergo ng procedure na yon. Ang process niya or procedure niya talaga is with needle, with syringe, which is i-inject yun. Then, hala, ang tagal. Pero parang 5 to 10 minutes lang maximum yung tagal ko dun sa loob. Then, ayun na guys, sinabi ko talaga na parang, kung hindi makuha, tama na, ganito, ganyan. Hanggang sa, ano, itutuloy pa ba natin, nasasaktan ka ba? Hindi, sabi ko, hindi naman po sobra, pero kanina ramdam ko lang yung tusok ng, ano, karayom talaga. And then, after that, guys, ayun na nga po, kumuha ulit ng isang pang-inject, my goodness. Talagang kabakaba na ako, ginaganto na ako ni nurse, nakabayan sa katabi ko, ginagay, okay ka lang, te, ganito, ganyan. And then, okay lang po. Then, hanggang sa nagkwentuhan na lang kami para hindi ko na lang isipin yung ginagawa sa akin. And then, ayun na nga, hanggang sa sinabi na bigla ng doktor na, okay, tapos na, as per our procedure, hindi ko lahat totally masasabi na nakuha na natin yung fluid na meron ka sa tuhod mo. Kasi, para daw, ang hirap kunin. Parang sobrang thick daw ng skin or yung cell tissue ko ba dito sa tuhod. And then, sabi niya, wait ako ng 15 to 20 weeks talaga. 15 to 20 days rather. Sorry. I-check ko daw to kung nandun pa rin yung parang bukol. Pero this one is not a really serious matter naman. Kung nandun pa rin siya, it's up to me kung mag-report ako sa kanila at mag-request na naman ako ng other procedure. Which is, ayun na, open surgery. Tapos sabi ko talaga sa asawa, parang wag na lang kahit anong maging resulta nito. Kasi as of now guys, naka-bandage siya. Balot na balot. And then, ayun na nga guys, binigyan ako ng gamot ni Doc. Ito, para lang sa pain reliever. Dalawang uri ng gamot. And then, ito. Itong isang to, kailangan ko siya inumin before 30 minutes bago kumain sa umaga. So, 5 times kailangan ko tong consecutive inumin. So, ito. Thanks God, kasi sakop din naman siya ng insurance ko. So, this is free. Then, the second medicine is this one. This one, guys, para siyang sachet pa na titimplahin lang siya twice a day. Ayan. Analgesic, anti-inflammatory. Para siyang, ano, tutunawin lang sa cup of water, then normally i-drink. Then, ayun na guys, pakita ko sa inyo yung picture after. Ayan, ito na po yung pagkatapos ng aking aspiration procedure today. Ayan. Siyempre, naka-bandage. Tsaka ko na lang picturean or update kung nagawa pa ako ng next part of video of this one. But, hindi ko na masyadong pahabain, guys. Share ko lang sa inyo regarding this kasi nga, nabanggit ko na rin naman doon sa part 1 na abangan nyo pa yung second video ko. So, that's all for today's video, guys. And, I hope, aray ko, kumikirot talaga siya, guys. As in, masakit, kumikirot. Kasi, imagine nyo, ang daming tusok ng karayom sa paghigop-higop. Hindi ako makalakad ng ayos actually. Kasi bukod sa sobrang tight ng bandages na nilagay ni nurse sa aking tuhod, sobrang kapal, syempre, hindi mo talaga maikilos agad-agad. So, yun lang guys. Mag-ingat kayo. At kung may mga bukol kayo somewhere parts of your body, I would like to suggest na please go to the doctor immediately para malaman nyo agad yung dapat magawa or paano. Or malaman nyo kung ganun baka critical or hindi. Much better na yung magpa-check kayo, tayo, kaysa maghuli. Kaysa naman sa huli ay magsisi tayo, diba? So, that's all for today's video. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Goodbye! Also guys, kung bago ka pa lang, don't forget to click the subscribe button. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Bye!